Welcome sa zipline.com. Sa mga previous videos natin, pinag-aralan natin kung pinag-aralan natin yung about the Cartesian plane, no? Kung paano ba mag-plot ng points, paano ba mag-grid ng coordinates ng points na nasa Cartesian plane, and so on and so forth, no? So dito sa video na to, pag-aaralan natin kung paano ba kung ano ba ibig sabihin ng symmetry, no, sa Cartesian plane. Well, mayroon ka tatlong klaseng symmetries dito sa Cartesian plane, at least in this course, no. Ang una is the symmetry about the y-axis. Pangalawa is symmetry about the x-axis, the y-axis, and symmetry about the origin. So, tignan natin isa-isa kung ano ba yung properties ng points na una symmetric about the x-axis, no. So for example, pag nandito yung point ko, ano ang point na symmetric dito about the x-axis? Siyempre, ito na yung katapat niya at pareho yung distance, di ba? So ano napapansin nyo? Same x coordinate, tsaka different y coordinates. Pero even though different sila, mapapansin nyo, parehong number, opposite lang yung kanilang signs, no? Another example, ito. Same, di ba? Same x, but different y, no? At yung y coordinates nila ay opposite of each other. One more example. Tama? Okay, so from here, pwede nating sabihin that if points, okay, so if points, siguro i-type na lang natin, no? Masulat na lang natin, baka hindi kasha. If points AB and CD or maybe we should say two points AB and CD in the plane, in the Cartesian coordinate plane. Are said to be symmetric. Number one, symmetric about the x-axis muna. Ano ulit yung observation natin pag x-axis? Anong pareho? Pareho ang x-axis, ang x-coordinates nila, di ba? Oops. Pareho ang x, magkaiba yung y, pero yung y, same number, opposite. So, paano na yung sasabihin dito? Pareho yung x nila, so A and C must be equal. If A is equal to C, and this one, B and D, these ones are equal to each other. Pero magkaiba ng sign. So, yung isa positive, yung isa negative. So, ibig sabihin, pag kunwari 3 ito, ito magiging negative 3. Pag negative 4 ito, yung B mo, magiging negative of negative 4 siya. No? Kasi magkaiba ng sign. So, magiging positive siya in effect. No? So, yan lang ibig sabihin yan. Now, paano naman kung Y? Paano naman kung symmetric siya sa Y? For example, I have a point here. Ano ang ano niyan? Ano ang point na symmetric dito about the y-axis? Ganun din, no? Ito, di ba? Yung same, ano niya, parang mirror image niya, no? Same distance niya from the y-axis. Pag ako naman ay nag-ganito, ito rin siya, di ba? So, ano napapansin nyo ngayon? Ano pareho sa kanila? Pareho naman sa kanila ang kanilang y, no? 3, 3, yung y-coordinates nila pareho, negative 4, negative 4. Ang x-coordinates naman nila ay magkaiba. Magkaiba, pero same number, but
opposite signs. So, baliktad naman, ano? Kopyahin lang natin to para mas mabilis. Palitan lang natin yung y-axis. O yung x-axis, gagawin natin y-axis. No? Same number equals sila, but opposite signs. So, negative yung isa. At dito, equal silang dalawa. Equal ng y. So, yung y-coordinates nila pareho. Next. Paano kung about the origin? For example, ito. So, maglagyan natin ng kulay para kita natin yung partner. Kasi medyo may hirap dito. Eh. Kunwari dito siya. 2, negative 2. Dapat, pag symmetric siya dito, yung katapat niya na point on. Or maybe I'll make this 3, negative 2. So, yung katapat niya. Siya, di ba? Kasi pwede ka mag-draw ng straight line, tatama siya dito. If it's symmetric about the origin, dapat tatama siya dito yung line na magkoconnect sa kanilang dalawa, no? So, ano napapansin nyo? Negative 3, 3, 2, negative 2. Tignan naman natin dito. Let's have this point here. 5, 4. Saan yung katapat niya? Tignan mo, 5, 4. Oops. Siguro ano natin? Saan natin siya itatapat? Dapat dadaan siya dito, di ba? Ito siya, di ba? Okay. Pansin nyo? Anong ano nila? Anong point to? Anong coordinates? This point. Negative 5, negative 4. So, opposite yung kanilang signs. Same number. Opposite signs. Opposite. Pareho yung x saka y. So, pag negative yung x mo, yung kabilang x mo, positive. Pag positive yung y mo, yung kabilang y, negative. So, the coordinates are numbers with opposite signs. So, pwede natin, paano natin yung sasabihin dito? Symmetric about the origin. Opposite signs yung x, a tsaka c. Opposite signs din ito, yung b and d natin. Okay, so I think that's about it. Yan yung ating example ng symmetry. Siguro we'll have one example na yung point mismo. Let's have one example. For example, yung point natin is, say, negative 3, 5. Kailan siya magiging symmetric about the x-axis? Same x, so negative 3 pa rin yung x niya. Pero yung opposite signs, yung y, no? So 3, negative 5. At saka, negative 3, 5. No? Ito yung kapartner niya dito. If it's symmetric about the x-axis. Okay? Pag dito naman sa y-axis, symmetric. Opposite naman yung x niya. So, dapat, kung negative yung x ito, dapat positive ito. At the same naman yung y. So, negative 5. No? Equal yung y niya. Dito, parehong opposite. Opposite yung x, opposite rin yung y. So, ito yung given natin. Anong opposite ng negative 3? This is 3. At anong opposite ng 5? Negative 5. Okay? So, yan lang yung principle. No? O yan yung formula doon sa pagkuha ng symmetric points that are symmetric about the x, the y, and the origin. Of course, kung makalimutan nyo itong formula na to, eh, tandaan nyo lang yung ginawa natin kanina dito, no?
don't have to memorize the formula kasi very intuitive naman. Siyempre, pag x-axis, pareho sila ng x dapat kasi katapat niya eh. Pag y-axis, pareho sila ng y-coordinate, no? And siyempre, yung reflection, pag x-axis siya symmetric, ang y niya ay magiging numbers which are opposite of each other, no? Opposite signs. I think that's the basic principle. And I hope meron kayo natutunan sa video na to. Mag-subscribe kayo sa ating channel, no? Kasi marami pa tayong gagawing videos. Maraming salamat. See you in the next tutorial.